akin ang huling halakhak. Isang kwento ng isang babae na nakaranas ng pangapi ng kanyang madrasta sa pilitang inilayo ng kanyang ina sa kanyang ama para malayo sa pagmaltrato. Subalit sa kanyang muling pagbabalik ay muling nakaranas hindi lamang ng pangapi kundi ng kamatayan. Subalit ang bakas sa kanyang pangapi ay siya niyang ginamit upang makapaghiganti. Akin ang huling halakhak! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Akin ang huling halakhak! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ang nakaraan, sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagkatagpo ang manginang Jamie at Shama nang hindi nakikilala ang isa't isa. Nagkakwentuhan sandali hanggang magpaalam si Shama dahil lumalalim na ang gabi. Pinabaunan ni Jamie ang hindi nakikilalang anak ng isang box na cake na siya nitong iniuwi. Sa kanyang pag-uwi ay nadatnan nito si Leo na naghihintay sa kanya. Doon ay nagbanding na naman ang hindi pa magkakilalang mag-ama. Nailahad ni Leo ang problema nito kay Magda tungkol sa hindi maganda nitong pakikitungo sa kanya. Subalit ipinagkibit-balikat lamang yon ni Shama na tila ay hindi siya apektado. Nasa ganoon siyang ayos nang pumasok si Magda at inaway ito. Mga kaibigan, dito natin ipagpapatuloy ang ating dulang pinamagata. Akin ang huling halakhak! Paano mo ito nagagawa sa amin ng anak mo, ha? Ano na naman ba ang problema mo, ha, Magda? Bakit ka nga pala nagpunta rito? Tatanungin mo pa. Ano ang ginawa mo kanina sa office mo? Pinagmukha mo kaming tanga ng anak mo. Ipinakita mo sa mga empleyado at empleyada mo ang pagbabaliwala mo sa amin ng anak mo. Alam mo, Magda, sa totoo lang, ay matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Huwag mo akong sagarin. Sagutin mo! Bakit ba ganito na lamang ang pagbabaliwala mo sa amin ng anak mo? Sa halip na kausapin kami ng anak mo at ipaliwanag sa amin kung bakit sa halip na anak mo ang kinuha mo, napapalit sa'yo. Ang Shama pa yon ang kinuha mo. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo kami sa opisina mo at umalis. At malamang ay hinanap mo na naman ang Shama na yon. Ano ba talagang pinagpuputok ng butse mo, ha? Pinahiya ba kita doon? Hindi ba tinawag kita sa loob ng office at doon kita kinausap? Binahiya ba kita sa mga empleyado at empleyada ko? Narinig ba nila ang mga sinabi ko sa'yo? Hindi! Kaya huwag kang umarte na parang agrabyado ka rito, na parang kaawawa ka. Dahil ang totoo, ikaw ang nang agrabyado! Ikaw ang may kasalanan dito, Shama! Ikaw! Thank you.
Oh, mas mabuti na dito na ako sa guest room matulog. Tahimik. Walang istorbo. Bakit hindi ko nito naisip pa ng mas maaga? At lang sa ngayon ay hindi ako laging nakakaramdam ng pagkayabot kapag katabi ko na si Magda. Sa bagay, hindi ko naman masisisi si Magda. May katwiran nga naman siya dahil sa halip na si Marie, pagkunin kong kahalili ko, ay bakit si Shama pa? Ah, ewan ko rin. Nang nasa kondo ako, parang ayaw ko siyang iwan. Parang gusto kong matulong sa kondo. Paano ko ba ipapaliwanag ang nararamdaman kong kasiyahan sa tuwing nakikita ko at nakakasama ko si Shama? Bakit nga ba hindi ko matutunang mahalin na si Magda at pati si Marie na anak ko? Ay parang malayo ang loob ko sa kanya. Bakit nga kaya ang layo ng loob ko kay Marie? Samantalang ang lapit-lapit ng loob ko kay Shema at pati ang pangalan niya, bakit nga ba Shema ang ipinangalan ko sa kanya? Ano yung kulay puti na nasa harapan ng bahay? Gumagalaw. Na parang bata. Sanggol yata. Matingan ka. Ha? Baby nga. Oh. Isang bata. Oh. Kawawa naman ang baby na ito. Teka. Oh. Ha? At ano itong parang papel na nakaipit sa lampin itong bata? Ha? Wala akong kakayanang malakihin ang batang ito. Kaya ibinigay ko na sa iyo. Sana ay palakihin mo siya ng maayos at pakiusap. Pangalanan mo siyang Shama. Oh, kaninong anak yan? Ewan. Hindi ko rin alam yan. Hindi ko dapat sabihin ang tungkol sa sulat. Basta, papangalanan ko lamang siyang Shama. Ayon sa hiling lang nag-iwan ang sanggol na ito. Ano ba namang klaseng ina ang nanay niya? Basta na lamang iniwan dito sa harapan ng bahay? Oh, makatulog na nga. Maaga pa bukas para ko mismo ngalanin kay Shama sa mga trabaho niya. Alam ko, dahil sa nangyari kahapon, siguradong kakabahan siya kung wala ako sa opisina. Aalis ako, Marie. Pupunta ka sa office ni Daddy?
Oo. Kung ganun, babantayan mo si Daddy? Oo, iha. Naku ha, Mami. Nagseselos ka, no? Oo, ga. Nagseselos ako para sa iyo. Dahil ang panahon at posisyon na dapat ibinigay ng Daddy mo sa iyo ay sa Shaba na yun napupunta. Ah, pwede ba, Mami? Sama ako? Huwag na. Problema namin ito ng Daddy mo. Kaya kaming dalawa ang magre-resolba. Oh, kumusta ang first day mo kahapon? Okay lang naman po, Dad. Naka-ready ka na naman ba ngayong araw? Opo naman, Dad. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Oh. Good morning sa inyo. Good morning din po. Sir Leo, siya ba si Shama? Oo. Laking bulas lang ito. Parang kailan lang eh. Uli ko itong makita. Ang ganda-ganda. Siyempre. Anak ko yan. Kaya, bana sa akin yan. Siyempre naman. Talaga palang anak ko ito eh. Bana sa talino sa akin. Pero Leo, may usap-usapan dito sa opisa. Ano yun, Kuya Miguel? Siyama, anak. Pumasok ka muna sa opisina mo. Hintay mo lamang ako doon. Opo, Dad. Sige na. Ano nga pala yung sinasabi mo na usap-usapan dito, Kuya Miguel? Bago ko sabihin sa iyo yan eh, sagutin mo muna ang tanong ko. Ano yun, Kuya Miguel? Leo, ampun mo nga ba lamang si Shama? Oo. Ano ka ba? Ikaw lagi na lamang yung tinatanong mo sa akin. Bakit ba? Di lamang kasi akong nakakapansin eh. Pati ang mga ibang empleyado at empleyada na nakakakita sa kanya. Na ano nga? Para kasing magkawig kayo eh. Kaya marami ang nagsasabi na baka totoo nga. Alam mo, Kuya Miguel eh. May naaamoy na naman yata ako nito eh. Ano? Magkakas advance ka, no? hindi, ha? Sa tagal ng pinagsamahan natin eh, kabisado na kita, Kuya Miguel. di dapat. Paniwalaan mo ang sinabi ko. Kung ganon, ay dahil alam mo, kung kailan ako nagbibiro at kung kailan ako seryoso. Di ba? Nasaan na kaya si Tita? Hindi ko pa nakikita. Nasa loob siguro. Teka. Makatingin nga ng menu dito. Hi, Suki. Andyan ka na pala. Kanina ka pa ba naghihintay? Talaga po? Salamat naman at bumalik ka.
tulad ng sinabi ko, dito na ako kakain lagi pag lunchtime. Ah, salamat naman kung ganun. At tika, ano bang gusto mong kainin? Ito na lamang po, may chicken lechon paksiw kayo? Okay, para sa'yo. Ako mismo ang magluluto. Talaga po? Specialty ko yan. Kaya ako mismo ang magluluto para gaganahan kang kumain. Salamat po kung ganun. Napasir ka, Magda. Alam mo, matagal na akong nagtitimpi sa'yo eh. Ano? Sa akin? Ikaw nga. Bakit? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Hindi ka marunong gumalang. Sa tuno ng pananalita mo eh. Para akong may binastos ah. Ano ba yon? Talagang bastos ka. Ang lahat dito ay tumatawag sa akin ng ma'am. Ikaw lang ang hindi. Anong tawag mo doon? Ako ang matagal nang nagtitimpi sa'yo. Kung hindi lang dahil kay Leo, ay matagal na kitang sinupalpal dito eh. Oh, Magda. Anong ginagawa mo rito? Wala. Kung wala ka rin lamang gagawin dito, umuwi ka na. At sino ang may karapatan na pumunta dito? Ang ampun mo? Magda, ano na naman ba ito? Hindi ba may karapatan din akong pumunta rito sa office mo? Mali dito ah. Teka nga, at uulitin ko. Baka ako lamang ang nagkamali. Ah, ha? At ang sarap ng buhay ng Rita. Tita? Ang kapal din ang mukha mo, no? Tita, please. Nagtatrabaho po ako. Ah, ganun. Nagtatrabaho ka. At ayaw mong paisturbo. Pwes. Kung ayaw mong maistorbo, bukas ang pintuan na ito para sa'yo. Umalis ka na. At sino ka para paalisin siya, ha? Kung wala akong karapatang paalisin siya, di ka mismo ang magpaalis sa kanya. Alam mo, sumusobra ka na. Matagal na akong nagtitimbi sa'yo, Magda. Kaya hanggat kaya ko pang hawakan ang emosyon ko, umalis ka na at umuwi ka. At bakit ako aalis? Para patuloy na magpapakasarap sa iyo ang babae ito? Kayong lahat, naririnig niyo ba ako? O hindi ba? Tama lamang ang sinabi ko? Hinuhututan ng babaeng ito ang asawa ko. Malandi ang babaeng ito. Sumusobra ka na. Layo! Sinamban mo ko? Para magising ka sa mga pinagsasabi mo, umuwi ka na! Kailan ang flight mo? Bukas lang kami, Kuya Miguel. Walang problema. Alam mo, ako nang bahala. Lalim ng buntong hininga mo. Natatakot ako. Sino ta? May problema ba?
Natatakot ako, Kuya Miguel. Ako, ano naman bang kinatatakutan mo, Leo? Parang walang planong tantanan ni Magda si Shama. Huwag kang mag-alala, Leo. Alam mo, palaban ang anak mo. Oo, inaalis mo lamang ang takot ko eh. Pero alam mo, Kuya Miguel, nararamdaman mo ang sinasabi ko. Ikaw mismo ang nakakakita sa mga ginagawa ni Magda. At bukas na ang flight ko. Paano ako matatahimik pag ganito na alam ko na guguluhin ni Magda si Shama? Paano nga ba si Shama kapag ng ibang bansa si Leo? Hanggang saan naman ang panggugulin ni Magda kay Shama? Mga kaibigan, abangan bukas ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Akin ang huling halakha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Akin ang huling halakha! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.